welcome back to my channel. This automotive mga guys, Montero. Ibaba natin yung transmission. Tignan natin yung oil seal nya. Yung oil seal kasi ng ganitong model mga guys, ang tinakbo po nito, napakita natin kahapon, walang 362,000. Pwedeng oil seal yung po nyan kasi sa best to my experience, ang dito na naman tayo eh. Ano po? Oil seal lang po. Kadalasan po minsan. Pero pag-usapan natin yung mga guys, makakita nyo ba yan? Pero ano po kasi, sa tagal na natin gumagawa ng transmission po, kahit po yung Honda, Lancer po kasi sa transmission po nito, yung oil seal po, almost the same. Mas manipis lang ng konti, pero yung outside diameter, saka yung inside, yung shafting, pares lang po, dun sa torque converter. Kasi po, kaya nabanggit ko po nito na, yun nga po, 80%, 90%. Pag may baba po ito, pag-usapan natin. Ano po yung oil seal ang lumuluwa? Hindi po yung ano niya, yung inner. Outer kadalasan po ang ano, lumuluwag. Mga guys, antayin nyo. Kita-kita tayo sa bell housing. Okay. Antayin natin yung baba lang. Mga guys, baba ng transmission. Tingnan natin yung oil seal. Kung ano yung tagas. Tanggalin natin tong torque converter. Taran! Ito yung sinasabi ko guys, oh. Tanggal na agad. Dapat po niyan. Oh, di ba? Ang lakas mga saran, oh. Ayan, oh. Hula hoop. Alam nyo mga guys, kadalasan na ganito. Ayan, oh. Yung talsik ko ng ATF around bell housing, around the world. Ganun lang po. Napaka lumuwag na po siya. Yung gas na ito, kung masinin nyo po, ito malambot pa. Ito. Pero ang ano po, lumabas dito. Dito po tumagas. Outside. Dito. Ayan, ganun lang guys. Hindi naman tayo propeta, hindi naman tayo manghuhula, pero nakita natin yung kalabasan. Ayan, okay. Dito yan guys. Dito po yun eh. Dito po yun. Tara! Oil seal. Hindi lang oil seal na yan. Dito yan o. Saka no, maluwag na rin mga guys. Wala na siyang laban. Diretso na o. Pero kung napansin nyo kanina, ito ang ano, sa outside. Okay mga guys. Hanggang dito na lang tayo. Nawalaan natin yung problema. Sabi ko, hindi tayo propeta eh. Okay. Gawin natin mga guys. Ililinis natin ito. Bell housing, around bell housing. Linis. Palitan ng panibago. Sa pag-transmission. Susunod, mga guys, turbo. Linis turbo. Kasi VGT po ito. Ito yung linilinis natin. Pero yung mga hindi VGT po, sa mga gumagawa po ng turbo, please naman, huwag naman po. Kung masin nyo po yung non-GVT, wala akong kailangan ilinis po doon. Kasi po, yung impeller po noon, tumitila po yung carbon. Pumapasok po sa, ano, sa exhaust. Hindi po katulad yung VGT, yung galamay niya, andun lang po. Kasi ganyan-ganyan lang po yan. Mamaya po, bukas, makita nyo po niya. Yan, ganun lang. Hanggang dito na muna tayo. Siguro po, ito, hindi ko na po ano to, hindi ko na po i-upload kung paano maglagay. Ang importante po mga guys, nahulaan natin yung ano,
yung problema, yung oil seal sa torque converter. Ganyan lang ko kanina, kaya pagbunot natin ng ano, ng bell housing, ito naka, itong ano niya nakanganga, ginanyan na lang natin kanina eh, di ba? Okay mga guys, hanggang ito lang tayo for next. Abangan nyo po, maglilinis ng ano, ng GVT, tapos timing cover gasket, ay sorry, timing belt, yan, timing belt, lahat ng oil seal, palitan na natin ito kasi yung EGR ko nito mga guys, ang record po parang napalinis na may-ari, kaya sabi niya, Jess, yung turbo na lang at saka yung tagas ng transmission. Okay, hanggang dito na lang po tayo for the next video, turbo, BGT, at saka replace timing belt. Don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat.